Hi guys! Welcome back to my channel! At ngayon, mag-a-unbox tayo ng Iron Studio. Dagdag to sa collection natin. Kasi wala tayong masyadong unboxing ng mga nakaraang ano natin eh. Mga nakaraang collection natin ng mga hot toys. So, ngayon, unbox natin to kasi very special sa akin to. Bali, in order ko pa to last year. Siyempre, kainita ng Avengers. Tapos, sobrang ganda talaga. Sobrang ganda. Kaya, samahan niyo ako ngayon. Tingnan natin kung ano yung nasa loob nito. Tutulungan ako ni Ate Joss ngayon na ibaba to kasi baka mabasag natin. Medyo mahirap na. Tutusin kayang-kaya naman kasi hindi naman to ganun kabigatan. Kaya, let's go. Samahan niyo ako. Biyakin na natin tong karton. Ayan, nabuksan na natin yung taas ng karton. Makikita nyo, meron pa siyang isa pang lagayan. Ayan, maganda. So, itong nasa labas, protection lang yan. Andito talaga yung magandang box niya. Kaya, kunin na natin. Since, mahirap dito i-unbox, dito natin nilagay. Kaya lang, kailangan rin pala natin siya ibaba. Just ibaba natin. Box pa lang, panalo na. At tatabi pa rin natin to kasi if ever bebenta natin to para syempre yung value nandun pa rin. Kailangan daw natin tabi tong box na to. Syempre ito. Ito yung importante. Tabi muna natin. So then, ayan o. Anong laman niya? Wow! Wow, ganda! Captain America. 1/4 scale. So, sobrang laki nito. May kabigatan. Sabi dun sa internet, 7.5 kilo siya. Pero sabi dun sa box, 7.2. Kaya yan, ibalik muna natin siya dito sa taas para ma-review natin. Ayan guys, at natanggal na natin yung box. Yung isang box, bubuksan natin yung isang box. Ayan guys, at binaba natin siya ulit kasi baka mamaya magkamali tayo, mahulog natin o mabagsak, mahirap na. Kaya dito natin siya hugutin sa baba. Dahan-dahan natin, syempre. Special to eh. Tanggalin mo na yan. Lagay mo na yan sa dito. Ayan. Yung assistant ko, yan o. May sweldo yan. Tanggalin na natin yung strap niya. Dun, 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 dun. 1, 2, 3, go! Tere! Ayun, ang dami. Nakabalot siya kasi, siyempre, baka mabasag. So, una natin tanggalin itong katawan muna niya. Dahan-dahan. Ito na po at tinanggal na natin siya sa box. Nilagay muna natin dito sa sofa kasi nga baka mabasag. So guys, kasi yung binili natin Captain America, meron siyang dalawang head. So yung ordinary head, ayun o, grabe, sobrang ganda ng detail. Sobrang kopya. Tapos meron naman yung, ayan, may mga sugat siya, battle damage na Captain America. Tapos meron din siyang dalawang shield. So, yung broken shield, tsaka yung, ayan, yung buong shield. Tapos, ito yung base niya. Yung pinakalagayan niya, ayan. Tapos, ayan, konting background. Hindi kasama yung Thanos, ha? Hindi kasama yan. Unan lang yan. Ayan, ito yung body niya. Bigat. Tapos, ito. Yung isang kamay niya na hawak yung kanyang helmet. Tapos, syempre, sa endgame, meron yung, ayan, no, yung Mjolnir.
So, set up na natin. So guys, unahin natin yung katawan ni Captain America. Bubuuin na natin siya. So guys, ito yung base. Sige, lapit mo. Pakita mo yung base. Grabe, sobrang detail. Base pa lang, di ba? Base pa lang, panalo na. Ayan. First natin gagawin is, hook lang natin to dito. Since statue nga siya, hindi siya masyadong maraming mga binubuo-buo. Pero syempre, dapat maingat tayo. So, nakatungtong na siya ngayon dyan. Next natin, ito. Broken glass na background niya. Ayan daw, pukulang rin natin dito. Guys, mabigat siya. Tapos, siguro unahin natin buuin yung ano? Yung masawar. Hindi. Unahin natin yung hindi pa siya bugbog. Di ba? Yung makinis pa yung mukha niya. Sige, kunin mo yung head niya dyan. Yan. Madali lang. Lagay lang natin dito. Yan. Sakto. Siyempre, dapat hindi mahulog yan. Di ba? Tapos, yung may hawak na, no, just, yung may hawak na helmet yan. So, ito. Kasi nga, naka-unmask siya. Lalagay natin. Ito, dito. Hindi naman mahulog. No? Kasi magnet yan. May magnet naman, so, hindi naman siya mahuhulog. Laki na ito, guys, kasi 1/4 scale to. Hindi kagaya ng mga Hot Toys sa atin, 1/6 lang. Tapos, just, hindi, yung buo yung shield niya. Yan. Tinanggal niya pa yung foam, kasi may foam yan. Yan. So, lagay natin sa... Bila. Hindi ko lang ma-shoot. Hindi na, guys. Hindi na ako magaling mag-shoot. What? Bakit ganun? Hindi na ako magaling sa shoot dati. Kahit madilim, pasok. Yan, galing ni Ate Joss. So, o yan. Yan, yan yung isang version ng Captain America. Kasi deluxe version, deluxe, bubulo na naman ako. Deluxe version to, yan, meron siyang dalawang looks. So, pakita ko muna sa inyo yung una niyang looks. Medyo tapat natin yung may ilaw. Ayan, yung next natin, yung battle damage na Captain America. So, palitan lang natin yung head. Palitan lang natin yung accessories. Kahit saan. Ayan. And, the Mjolnir Hammer ni Thor. Kasi worthy na diba si Cap? Kaya niya nang humawak ng... Kaya niya nang dalhin yung hammer. Yun, stigo. Tapos may isa pang hands, pero... Hindi na natin kakabit kasi... For ordinary lang naman yan. So, tatabi natin yung head, yung shield, tsaka itong... hand na may hawak niya. Ayan. Yung hawak niya yung helmet niya. For me, if i-display ko tong Captain America ko, ito. The best. Tingnan nyo. Sobrang ganda. Zoom natin. At ayan guys, na-unbox na natin. Napakaganda, wala akong masabi. So hindi ako nagsisisi na nag-pre-order ako nito. Ayun, perfect. Sobrang perfect for me. Tapos since collector din ako, marami akong collection ng Cap.
Pero kadalasan puro hot toys, puro 1/6 scale. Ayan, itong 1/4 scale kasi parang ano ba siya? Mas ano siya, mas kasi 1/2 scale, 'di ba? Kalahati ng katawan natin. Siguro hanggang tuhod siya. So ganoon siya kataas. Ayan, i-review na natin yung Captain America. Surprise, as a statue, okay naman. Nag-range siya sa 255,000 to. Nag-pre-order ako last year. Ayan, my God daw. May nag-o. May nagsaside comment. Isang taong supply ng diaper na yan. Naku, ayan, isang taong supply ng diaper na. Ayan, bumalik na tayo dun sa price. Medyo mabigat, pero okay pa rin. Kasi 55, kasi yung ibang statue na sa 100,000 sa 55,000. Pero hindi ka talaga magsisisi kasi sobrang detalyado nung statue. Tapos, ultimo yung armor niya. Kung makikita mo, lalo na sa part na to, grabe, sobrang detalyado. Yung freckles niya sa mukha, yung mata niya, kung makikita nyo, sobrang buhay na buhay. Tapos, ultimo yung sa part nung armor niya dun sa baba. Grabe, sobrang alive. Lalo niya, kung ma-appreciate nyo kasi lalo kung may kita niyo sa personal talaga. Tapos, as a collector, well, mabigat talaga to kasi madugong hobby pero masaya ka naman, di ba? Ang importante, masaya ka kasi naalala ko nung bata ko kasi wala naman akong pera. Tapos may mga gusto ko mabili na hindi ko mabili. Parang alam mo yung may kulang. Tissue? Hindi, seryoso. As a collector, parang ma-appreciate mo lahat ng nabili mo, di ba? Lahat ng pinaghirapan mo kasi, well, nag-work ka nga, you work hard for it, di ba? Tapos, sobrang nakakatuwa lang, sobrang saya sa feeling kahit nakikita mo, naka-display lang sila, ang sarap tingnan. Kumbaga, after work mo, makita mo yung mga collection mo, nakakawala ng pagod. Well, neto na lang, syempre, nung nagkapera na tayo, may trabaho tayo, medyo nakaipon, di ba? At ayun, about sa pag-ipon, guys, para hindi masyadong madugo. Kasi syempre, masakit, for example, to. Isipin nyo, 55,000. Para hindi masyadong madugo, ako kasi ang tekniko, mayroon akong alkansya. So, naalala ko, every week nun, hinuhulugan ko siya ng 2,000, 3,000. Pag medyo ganadong maghulog minsan naghuhulog pa ako ng 10,000. Ayun lang. Well, sobrang panalo. At saka, pinag-ipunan talaga kasi 1 year naman eh. Iron Studio, job well done. Galing na pagkagawa nyo. Sobrang kopya. Kitang-kita talaga yung face. Kamukha-kamukha talaga ni Chris Evans. Sana marami pang magawang mas malupit na statue. Ayun lang. Thanks for watching. Guys, don't forget pala to like and subscribe nung YouTube channel natin. Supportahan nyo yung motovlog natin, yung fitness natin. Sorry, wala lang talaga akong na-upload nung mga nakaraan kasi wala, hindi naman tayo makalabas pandemic. Tapos, ayun nga, medyo nabaliw tayo sa PlayStation. Ayun, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you sa susunod natin video. Thank you.